Yon, tawagin na natin si Ruth Bangkog from Visayas. Hello po. Welcome sa Showtime Online, Ruth. Hello po. Kamusta po kayo, Miss Ruth? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Ilang taong ka lang. Okay lang. Chinese. Parang Chinese, ano? Chinese ka ba? May lahi ka ba Chinese? Wala. Taga saan ka sa Visayas? Bago City. Negros. Oo. Ano zodiac sign? Hindi, di kasi Chinese. Ano ginahimo mo dito sa Bago? Nag-aaral, kumakanta, ganyan. Anong grade na or ano? Umabot? Third year, nasa third year college na. Ay, college na. Oh, malapit na, matapos. Anong kurso na? Nag-take ako ng BS Ed MAPE. Wow. Education. Nice. Bakit MAPE ang napili mong ano? Nag-enjoy kasi ako. Tapos, yun, nandun yung mga gusto ko, yun, like singing, dancing. Arts, no? Ayoko ng arts. Exercise. Paano ka magtuturo sa mga students ng arts? Kasama yan sa MAPE. Hindi naman ibig sabihin na MAPE yung kinuha mo, kailangan magaling ka talaga sa arts, di ba? Pero ano lang, may knowledge ka lang na i-impart sa mga students mo someday. Pero di ba ang music, art na rin naman. Performing arts. It's a branches. Pero wow! Ang pero ang MAPE, visual arts, tama ba? Visual arts. Visual arts. More on ano? Yes. Drawing, painting. Ganon, oo. Pero pag dyan ba sa MAPE, pag halimbawa magiging teacher ka na ba, pwede kang mamili dun sa mga yun kung saan ka magsa-specialize? Sa music, sa dance, or sa... Ano, o kailangan kasi, lahat? Yung sa amin, yung old curriculum namin, lahat. Pero hindi pa ako sure sa ngayon yung K+12. Kung ano yung kung mga offers nila, kung may specialization, kung ano yung bago. Masaya ka ba na hindi ka inabot ng K-12? Medyo. Kami nga yung last batch. Ayun. Ikaw kayo yung last batch. Ilan taong ka na, sorry? 19. Okay. Paano ka naman nag-upis sa kumanta? Nag-start ako doon sa church, tapos... Church? Oo. Tapos, nag-start ako na nag-join ng contest sa talaga nung grade 3. Grade 3 na. Oh. 9 years old ka ata, ano, no? Makalimutan ko. Hindi ka ba nag-audition sa bagong kampyon? Hindi siya inabot yun. 19 lang wala siya. Wala pa siya nun. Sino nag-o-joke sa'yo o ginusto mo lang ba? Yung nag-push sa akin dito is yung parents ko, first of all, then yung mga classmates ko, then ako, yung gusto ko rin. Saan ka ba nag-audition? Exposure. MAPE. Parang, ano, makakatulong to sa, ano, sa teaching profession someday na may sinalihan akong ganito. Para so, nasa ano nga naman yan. Pero saan ka ba nag-audition? Sa Visayas o dito sa Manila pumunta? Sa amin, sa Visayas. Pero sino ba ang, kumbaga, idol mo sa mga, sa pagkanta mo? Singers. Marami. Tulad nina? Magbibilang tayo hanggang sa puto, ha? Napas-tapas si ako. Oo. Sino ba? Sino? Si Ate Yeng. Oh, isa yan. Si Charisse. Oo, si Charisse. Ay, hindi na Jake Cyrus na siya ngayon. Jake Cyrus. O, tatlo na. Dalawa pa lang. Isang tao lang yun. Isa si Charisse at si Jake Cyrus. Dalawa magkaiba. Tapos yung iba, international. Sino yung mga yan? Si Rachel Berry, sa Glee. Aha, si Rachel Berry. Celine Dion. Celine John. Celine John. Whitney Houston. Okay lang. Okay lang. Oh, lima na. Si Fetty Wap. May lima ka pa, ha? Akala mo, ha? Si Jay-Z. Si Jay-Z. To mention. Bakaslambok. Bakaslambok, ha? To many to mention, ha? Pero sa pagsasayaw, meron ka bang idol? Franco. Sabi mo, sumasayaw. Gusto mo rin ang pagsasayaw, di ba? Meron ka bang ano? Na-alert ko lang. Na-love yung dancing. Sino crush mo sa hashtag? Si Kuya Roddy Char. Char. Si Roddy Char. Char. Si Roddy Char. 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 Iba na pala pilito ni Roddy ngayon. Roddy Char. Oo. Char na pala pilito. Pero ito, ano bang work ng parents mo? Before, yun yung story ko. Before, yung parents ko yung nagmamanage ng isang resort. Parang sila yung... Caretaker? Oo, yun. Yung caretaker. Tapos, noong 2011, nag-close yung resort. Then, yun. Yung father ko, meron silang... catering service.
Then yung mama ko ngayon housewife kasi may three years old akong kapatid. Kaya hindi siya makahanap pa ng trabaho, hindi pa focus niya maiwan. Hindi, mabalik tayo sa, ayun nga, di ba sayo mo, nag-push sa'yo na sumali sa mga contest yung friends mo. Tsaka sarili din. O, kamusta naman yung pagsali mo dito sa parents mo? Ano? Po? Di ba sabi niya kasi, reaction ng parents mo pagsali mo dito? Sobrang saya nila. Kasi pangalawang auditions ko na to, yung first thing pa lang hindi na-appreciate yun. Tapos ngayon, gusto ko yung hindi na-appreciate. Kayo, hindi yung na-appreciate. Ano, kailan ka pa nag-audition? Season 1? Nung segment month. Segment? Oo. Body 1? Ay, season 1. Season 1. Body 1 siya nag-audition. Body 1. Sa akin lang yun. Commercial. Season 1, ibig niya sabihin. Oo, kasi nalito ako sa segment 1. Body 1. Napaka-jolly nito, no? Okay. Tapos? And nag-audition ka ulit. Tapos, nang nag-audition ako ulit, nakita ko sa Facebook yung ano. Audition. Yung updates ng mga auditions kung kailan. Tapos nakita ko na meron sa city namin, dun sa Bago City. Kaya yun, pinapunta ako yung mention ako ng mga friends ko. Ruth, audition ka na. Audition ganun. Ka na. Kaya yun, tinry ko. Tapos, Na-appreciate na. Kesa mag-everwing siya, di ba? Finally. Si Kuya Raul ba yung hindi naka-appreciate? Siya ba yun? Sabi niya lang. Pero ito, ano kasi sabi mo, nung unang audition mo, hindi ka nakapasa. Hindi, kasi... Ano yung nag-encourage sa'yo na mag-audition ulit? Bumalik. Romes ba ka sa audition? Si ano, yung parents ko, sanabihin talaga na ako, go! Baka kasi before, hindi pa yung para sa'yo kasi sobrang dami talaga ng auditionees. And then yung second audition ko, parang konti lang kami tapos ako yung una-unang nag-audition. Ay, kasi before bird. Time pa lang andun na ako. Hindi ako naniniwala na nasa dami o konti. Oh. Oh. No. Kahit 1,000,000 kayo nag-audition kung quality ang boses ka, nakukuha ka dyan. Totoo. Tsaka yung time siguro na pinahinga mo, na yun hindi ka nakuha nung first season, nakapag-rehearse at nakapag-practice baka ka. Baka walang tagatikim ng catering mo. Nakakaganda pala ng boses yun. Tsaka minsan, di ba, pag tayo hindi tayo pinalad ng unang attempt, ay gagalingin ko na ngayon. Aaralin ko na yung kakantahin ko para pasok na ako this time. Kaya ngayon, andito ka na. Inspiration ka sa mga hindi natanggap ng unang. Since yun nga, ngayon na nandito ka na, may tanong ko lang kung ano ba talaga yung pinaka rason kung bakit ka sumali ng tawag ng tanghalan. Gusto ko gusto ko na ano gusto ko na maging happy yung parents ko na nakasali ako kasi dream nila to yung family ko talaga then exposure and then oo. I-share yung talent na binigay ni Lord. Ganun. Grabe, napaka selfless. Pag sinayo mo, bababawiin mo pa? Hindi na share na nga. Bakit sa'yo binawi? Pag hindi ko i-share, babawiin ni Lord. Babawiin ni Lord. Ay, oo. Diba? Tama. Tama. Char. Char. Thank you so much, Ruth. Galingan mo nga. Thank you, Ruth. Salamat. Thank you.